Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Good news para sa mga motorista, magkakaroon ng tapyas singil sa mga produktong petrolyo ang ilang mga kumpanya ng langis epektibo sa Martes, May 17. Simula alas 8:10 ng umaga, magpapatupad ng 3 pesos and 10 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel ang mga kumpanyang Pilipinas Shell, Clean Fuel, Caltex, Petrogas at Sea Oil. Habang 40 centavos naman ang bawas kada litro ng gasolina at 2 pesos and 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang naturang rollback ay bunsod na rin ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Umapila ang labor group na kilusang Mayo 1 na dapat umanong maglabas na rin ng wage orders ang lahat ng regional wage board sa bansa. Ito'y matapos aprobahan ang minimum wage increase sa National Capital Region o NCR at Western Visayas. Bagamat maliit at hindi pa rin sapat sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sa kasalukuyan ang ibinigay na aumento sa sahod, itinuring pa rin ng labor group na isang tagumpay ang naturang kahilingan. Dagdag pa ng grupo ng mga manggagawa, dapat anilang gawing prioridad ang pagpapasa ng 750 pesos na national minimum wage sa pagbubukas ng 19th Congress. Umabot sa 20,000 Overseas Filipino Workers o OFW ang stranded ngayon sa bansa matapos suspendihin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang deployment sa isang giant construction firm sa Saudi Arabia. Ito'y ayon sa payag ng recruitment and migration expert na si Manny Jeslani matapos ang nakikitang pagtaas ng bilang ng mga OFW sa bansa. Ang naturang deployment ban ay pinatupad ni Labor Secretary Silvestre Bello III matapos hindi makapagbayad ang construction employer ng mga sweldo ng halos 10,000 na Filipino workers. Ayon pa sa eksperto, hindi magandang pangitain ito, lalo na tumaabot sa 300,000 OFWs ang nadedeploy sa Saudi Arabia taon-taon. Apat na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Region 12 habang isa naman sa Bangsamoro Region ngayong araw. Sa uling talaan ng Department of Health Region 12, dalawang bagong COVID cases ang naitala sa Coronadal City at General Santos City. Samantala, zero cases naman sa probinsya ng North and South Cotabato at Sultan Kudarat. Sa BARM, isang bagong kaso ang naitala sa Cotabato City. Sa ngayon, mayroong 14 active cases habang isa naman dito ay gumaling na. Wala namang naiulat na nasawi sa mga nasabing rehiyon dahil sa nasabing virus. Isang buwan bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, nilagdaan niya ang isang batas na naglalayong ma-digitalize ang lahat ng state-run schools at government transactions. Ang Executive Order 170 on Adoption of Digital Payments for Government Disbursement and Collections ay nakaayon sa Section 27 ng Republic Act No. 8792 o ang Electronic Commerce Act na may mandatong ipatupad lahat ng payment transactions ay dadaan na sa electronic data tulad ng disbursement of assistance at mga bayarin sa buwis. Nakita din ng pamahalaan na napatunayan na malaki ang naging tulong ng digital transactions ngayong panahon ng pandemya. Ang nasabing executive order ay kabilang din sa Digital Payments Transformation Roadmap noong taong 2020 hanggang 2023 at National Strategy for Financial Inclusion ngayong taong 2022 hanggang 2028. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.